What a shot! Anthony to Jonas! Importante talaga ang matalino at mahusay na point guard sa kada PBA teams dahil nagsisilbi din itong extension ng coach sa loob ng playing court. Kamusta mga kadribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang manlalarong can do a little bit of everything para sa koponan nito. Patunay nga sa kayang gawin ng point guard na ito ay ang pagiging 4-time PBA Obstacle Challenge Champion. Halika! Samahan mo kung talakayin at alamin kung gaano nga ba kagaling si Jonas Villanueva. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat! Ang 6-foot guard at tubong Bukawi, Bulacan na si Jonas Villanueva ay ipinanganak noong March 31, 1983. Nagsimulang makilala si Jonas Villanueva sa basketball nang maglaro ito sa UAAP para sa koponan ng FEU Tamaraws. Habang naglalaro sa FEU ay ipinakita na agad ni Jonas kung ano ang kayang gawin nito sa loob ng playing court. Bukod sa pagiging matangkad na point guard, maaasahan both on offense and defense, ay isa sa mga katangiang lumutang talaga kay Villanueva ay ang pagkakaroon nito ng mataas na basketball IQ. Naging malaking parte nga si Villanueva para talunin ang Lasal at tanghalin ang Tamaraws bilang UAAP Season 68 Champions. Sa champion team ngang ito ay ilan lang sa mga naging kasangga ni Jonas, sina RJ Rizada, Mark Isip, Jeff Chan, at Arwin Santos. Taong 2007 ay nang magpasya na si Villanueva na mag-apply sa PBA draft, kung saan kinuha naman ito ng Magnolia Beverage Masters na ngayon nga ay SMB bilang kanilang 9th overall pick. Sa draft class ngang ito ay ilan lang sa mga nakasama ni Jonas, sina JC Intal, JR Kinyahan, Ryan Reyes at Joe Devance. Sa rookie season naman ni Villanueva ay naglalaro lang ito behind SMB veteran Olsen Rasela and Mike Cortez, kaya hindi gaanong makapagpakitang gilas. Dahil nga sa limited playing time ay nagtala lamang ito ng mga averages na 3.4 points, 1.5 rebounds at 1.5 assists per game. Dahil naman sa tumamang injury kay Cortez at pabagsak na nalaro ni Rasela, ay dito na nabigyan ng pagkakataon si Villanueva na talaga namang sinulit nito. Katibayan nga ng magandang development ng laro ni Jonas ay nang mapanalunan nito ang PBA Most Improved Player Award noong 2009. Tila pinatunayan naman ni Jonas na kailangan niya lang ng chance para ipamalas ang galing nito sa basketball, dahilan para maging malaking parte din ito sa nakuhang kampyonato ng Beermen taong 2009. Matapos ang dikdikan at gerang 7 games sa finals ay tinalo ng San Miguel ang Ginebra para kunin ang 2009 PBA Fiesta Conference title. Matapos namang mag-average sa finals na iyon ng 11 points, 3.9 rebounds at 3 assists ay hinirang si Jonas Villanueva na 2009 PBA Finals MVP. Sinabi nga ni Jonas na nagpapasalamat ito sa mga teammates niya sa respeto at paniniwala sa kanya, at sinabing gusto niya lang naman daw talaga mag-champion pero may pabonus pa na Finals MVP. Ilan nga lang sa mga nakasama ni Villanueva sa champion team na ito ay sina Danny Ildefonso, Dondon Ontiveros, Mike Cortez, Mark Pingris at Gabe Freeman. Taong 2010 ay na-trade na si Jonas Villanueva papunta sa prangkisa ng Pure Foods. Sa Pure Foods ay lubos ngang napakinabangan ang mahusay na playmaking at slashing ability ni Villanueva, pati na ang reliable 3-point shooting nito. Nadagdagan naman ng isa pa ang kampyonato ni Villanueva matapos talunin ang Talk and Text sa 7-game finals battle at iuwi ang 2012 PBA Commissioner's Cup title. Bukod sa napaka-entertaining ay naging controversial din ang finals duel na ito dahil sa foul na itinawag ng referee sa dying seconds ng laro, at maraming ang nagsabi noon na napakanipis ng tawag na ito. Isa din sa mga highlights ng labang iyon ay ang nakakakaba at nakakabilib ng mga free throws ni Denzel Bowles para itabla ang laro at talunin ang Talk and Text sa overtime period. After ng stint sa San Mig Coffee ay dito na napuntang Barako si Jonas Villanueva. Nagpasalamat naman si Jonas para sa pagkakataong makapaglaro para sa PBA's winningest coach na si Tim Cone. Nang ma-acquire naman ng NLEX ang prangkisa ng Barako Bull ay isa sa mga nanatili sa koponan si Jonas Villanueva. Sa NLEX ay nabigyan ng mas mahabang playing time at mas magandang role si Villanueva, kaya umangat din ang mga averages nito sa 8.7 points,
3.6 rebounds, 4 assists at 1.3 steals per game. Dahil naman sa pagdating ni Kevin Alas at Kiefer Ravenna sa NLEX ay tuluyan ng binitawan ng NLEX si Villanueva noong 2017. Ito na nga din ang naging huling sulyap ng mga PBA fans kay Jonas Villanueva. Sa buong stint nga nito sa PBA ay may career averages si Jonas na 6.7 points, 2.8 rebounds, 3.1 assist per game at may 31% clip sa 3-point area. Taong 2019 ay nagbalik basketball naman si Jonas, this time bilang head coach ng PBA D-League team na IWOC. Sinabi nga ni Jonas na sobrang magkaiba pala ang maging player at head coach dahil kung noong naglalaro siya ay more on mental at experience ang ginagamit niya, sa pagko-coach ay kailangan umanong kumonekta siya sa lahat ng kanyang mga manlalaro. Taong 2020 naman ay nang pangalan ng head coach si Jonas Villanueva ng MPBL team na Bataan Risers. Sa koponan ding ito, naging player ni Villanueva ang PBA scoring champion at mas kilala bilang El Granada, walang iba kundi si Gary David. Sa angking talino at experience sa basketball at mentor pa ni Coach Jong Wichico, ay sky is the limit para sa coaching career ni Jonas Villanueva. Una ko palang mapanood noon sa PBA si Jonas ay talagang humanga na ako sa taas ng basketball IQ nito at makikita mong alam mong may tiwala talaga siya sa kakayahan niya. Saksi nga tayo sa pagiging 4-time PBA Obstacle Challenge champion nito na nagpapatunay lang kung gaano kabilis, kagaling pumasa at katindi ang shooting ni Jonas Villanueva. Bukod nga sa scoring ay nakakatulong din si Jonas Villanueva sa rebounding at steals dahil din sa pagiging big point guard nito. Ikaw ka Dribble, ano ang pinaka naaalala mo kay Jonas noong naglalaro pa ito sa PBA? Shoutout nga pala sa ating mga solid na subscribers na nagsuggest ng topic nating ito. Salamat sa inyong suporta mga ka Dribble. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon ay paki-like naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos. Salamat sa panonood, ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod natin mga videos. Salamat!